Natagpo ang palutang-lutang at patay na ang isang malaking sunfish o mola-mola sa Puerto Princesa Bay Walkpier alas 6 ng umaga nitong Sabado. Aabot sa humigit kumulang 300 to 400 kilo ang timbang ng sunfish. Agad na itinawag sa Philippine Coast Guard ang natagpo ang patay na isda. Kinontak din ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Alas 9:30 ng umaga nang mapuntahan ito ng PCSD. Sa kanilang pagsusuri, wala naman itong nakitang anumang sugat o palatandaan na sinakta ng isda. Dinala naman sa Barangay Santa Lourdes ang sunfish para doon ilibing. Kaya lang itong sunfish na ito, hindi natin malaman kung ano yung cause of death. No? Dahil nga pwedeng may sakit siya o kaya pwede rin kasi nag-host to ng maraming parasites sa katawan. Pwede rin gawa rin ng tao. Wala eh. Buo siya, no? Wala siyang sugat. So, most probably, baka may sakit itong mola na isda. Ang sunfish o mola-mola ay isa sa pinakamalaking matinik na isda sa buong mundo. Bagamat matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan ng mga sunfish, natural umano para sa mga ito ang lumulutang sa ibabaw ng dagat para mag-regulate ng kanilang temperatura. Pero pinapaalalahanan pa rin ang mga makakakita ng sunfish na hindi ito dapat ibenta o kainin. So, from time to time, kailangan niya mag-surface para mag-regulate ang temperature niya. So, deep dwelling man siya, matagal siya sa ilalim ng sa bottom ng ocean, or from time to time, kailangan niya mag-sunbathing. Okay? Sunbathing para uminit yung katawan niya at ma-regulate niya yung body temperature niya. So, kaya minsan, kadalasan, nakikita natin, nagsusurface siya. Ngunit, paalala lang natin, hindi po ito kinakain. Paalala naman ng PCSD na kung makakakita ng kakaibang species kagaya ng mola-mola, ay ipagbigay alam agad ito sa pinakamalapit na otoridad o sa opisina ng PCSD. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.